Sa isinagawang joint meeting kasamang provincial government ng Lalawigan ng Pampanga sa pangunguna ni Governor Lilia Pineda, miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Board of Directors ng Clark Development Corporation na pinangunahan ni CDC Chairman Jose De Jesus at CDC President Noel Mananquil, President ng Basis Conversion and Development Authority Vince Dizon, na pag-usapan ng pansamantalang pagsuspende sa quarry operations malapit sa Socobia River. Ngayong araw ng Lunes ang suspension sa nasabing quarry na nakaschedule para sa week-to-week pending assessment na tinatawag umano'y risk to environment at mga gumaganang istruktura katulad na lamang ng tulay, spillways at iba pang nakapalibot dito partikular sa Clark. Ayon kay Pineda, ang desisyon na ito ay para bigyan ng oras ang Department of Environment and Natural Resources at ang Mines and Geosciences Bureau pagdating sa assessment ng quarrying activities malapit sa Socobia River na kung saan magbibigay ng panganib sa Economic Freeport Zone. Ito na rin daw ang pagkakataon upang pag-usapang mabuti ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ITA groups na kasama sa quarry operations. Dagdag pa ng gobernadora, naghihingi siya ng suporta mula sa National Commission on Indigenous People na magsisilbing authorized leader bilang representative sa ITA groups. Anya pa, oras na kinilala ng NCIP itong umano'y rightful leader, maaaring ibigay ng CDC ang 14 million income para sa ITAs, ang 20% revenues na nagmula sa ginamit ng ancestral domain sa quarry operations. Kaya ayon naman kay BCDA President Dizon, kailangan maunang lutasin ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng ITA groups mula sa Mabalacat City tungkol sa karapatan ng vast ancestral domain na ginagamit para sa quarry activities. Bukod dito, ipinahayag ni Dizon na kailangan matiyak ang pagpapanatili ng quarry operations na hindi naglalagay ng panganib sa buong economic zone. Naniniwala si Dizon na maaaring gumawa ng malaking kita ang Socobia subzone oras na makumpleto ito bukod sa quarrying activity. Ang lungsod ng Mabalacat ang pumapangalawa sa bayan ng Porac pagdating sa income mula sa quarry activities. Ipinahayag naman ni Dizon ang pasasalamat nito kay Governor Pineda sa pagsisikap na tapusin ang mahabang dekadang pagkakaiba sa gitna ng mga ITAs, CDC at local government. Binigyan din nito ang issue ay ang kapakanan ng mga ITAs na kung saan sila raw dapat ang nakikinabang sa resources ng Socobia area. Kasalukuyan na itala ng provincial government ang 2.1 bilyong piso na quarry collections mula taong 2010. Ito po si Joy Diwa, nag-uulat para sa News 3.